Mike, kukunin ko yung pagkakataon dahil alam ko, isa ka sa mga nauna na nagsalita dito sa isyong to. Ikaw yung nagpaliwanag sa kambayan kung ano yung nangyayari sa komite doon sa investigasyon. At nung nagkagulo nga yung suspension, ikaw din yung unang nagsalita ukol dito. Hindi ko na akala ko tapos na talaga, no? Wala na, hindi na natin papatuloy. Pero nagpapasalamat naman ako dahil kahit pa paano, pangulo pala, nakamonitor, baka yan eh Mike eh, dahil na rin dun sa programa mo at umabot, no? Nag-viral yung mga marami mong sinasabi. At importante naman talaga na magawa namin yung aming trabaho. Importante naman talaga na makita itong problema ng DBP loan. Kasi alam mo naman, nabanggit ng Pangulo nga kagabi. Okay. At binanggit ko rin sa speech ko. Di ba binasabi niya yung pagbayad sa vaccination, utang yan. Yes. At manggagaling sa DBP yan. Eh, malinaw yung pinag-uusapan natin dito. Ang DBP, pondo ng gobyerno, hindi yan pondo na privado, hindi yan pag-aari ng konsino, kundi yan pondo ng gobyerno, Maya. Pondo ng mga tao. No, ng sambayan ng Pilipino dahil yan ay pagbabayad natin na buwis, na buo yung bankong yan para nga makatulong sa mga maraming negosyo. Pero hindi yan dapat nakawin o hindi dapat mapunta kung saan lamang ang pondong ito. Tama yan, Congressman. Nakikinig ako sa inyo kahapon at kahit nga sa biro totoo na pinagtulong-tulungan ka ng mga ayaw dun sa sinasabi mo. Pero ang importante dyan na ilabas mo sa taong bayan at sa Kongreso yung sagot mo at hamon mo sa mga kasamahan ninyo dyan sa Kongres dahil nga yung sinabi ng Pangulo, matindi talaga yun, hindi biro yun eh. Yung sinabi ng Pangulo, kaya nga ang Pangulo nagsalita ng gano'n, nakarating sa kanya kung bakit yung dahil yung pagtigil ng komite. Pero ang nakabuti nito, nakita mo naman, Congressman, kagad-agad nagbago ang diskarte ni Congressman Michael Aglipay. At sinabi niya, sige, tutuloy natin next week. O di ba, nakita mo, yun ang naging bunga ng mga nangyari at yung ginawa mo kong kahapon, hindi ba? Yes, Mike. At ang katunayan dyan, kung nakita mo yung mga dating video at napanood mo yung mga aming dating hearing, yes. Nandiyan naman si MJ, no? Nakamonitor sa lahat ng mga hearings namin. Correct. Kami siya nakalive. Makita mo talaga, ang sinabi niya talaga eh, suspended na, wala na talaga. Yeah, tapos na. Kahapon nga, nung bago pa lang ako magsalita, umangos si Congressman Mike Aglipay. Tapos sinabi niya sa akin na, Kong Mike, sabi niya, tutuloy na natin, ganito-ganito ang gagawin, magkakaroon na tayo ng hearing. Kaya sabi ko, okay, sige. In fact, I will recognize that in my statement. And nung nagsalita na ako, binanggit ko naman na nung karoon kami ng break, kasi hindi malamang kahapon, Mike, alam mo, ngayon lang natin pinag-uusapan to, pero kahapon magulo. Oo, oh, magulo talaga. Kasi bago ako nakapagsalita, siguro mga 20 minutes, hindi nila alam kung anong gagawin. Ah, ganun kung ba? Pagsasalitain ka ako o hindi. Kasi palaon mo yung buong proseso ng naging speech namin. Nung una akong tumayo, ang sabi ko, magsasalita ako on a point of personal collective privilege. Pagkatapos, ang tagal, nag-usap-usap, hindi naman lang pwedeng hinto yun eh. Kasi malinaw na malinaw ang sinabi ng presidente, yes. Anong nangyari sa Kongreso, may problema tayo dyan. Ganyan kanyang pagkakabanggit. Meron kayong investigasyon sa mga bangko, pagkatapos sabi niya, bigla niyong hininto pagdating doon sa Lopez loan. Eh, alam din ang Pangulo yun, dahil 3 years ako, nagsalita na siya dyan eh. Binanggit niya na yung mga problema dito sa DBP loan. Ngayon, kaya nung nagkaroon ng kahapon na nagsasalitaan nga, sabi nila, Mike, baka pwede naman yung mga binanggit mo dun tungkol sa committee hearing, huwag na nating ilagay kasi nasa rules. Ang sabi ko naman, wala naman akong sinasabing pagkampi. Ang sinasabi ko, yung factual. Ito yung naging issue, ito yung pinag-usapan. Yun na, nagtulong-tulong na nga, no? At nagsasalitaan na sila. Pero okay na rin sa akin yun. Importante nga naman na kasamang Mike, magpatuloy kung ano ba yung aming sinimulan at kung ano talaga ang magiging resolusyon namin, ano ang magiging batas tungkol dito sa nangyari na pagkawala ng pondo ng DBP. Tama yan. Pero kung yun, tama yung, alam mo yung ginawa mo kahapon, actually, kung tutuusin, eh, nakatulong ka pa nga sa Kongreso eh, sa leadership ng House. Kasi yan ang obligasyon ng Kongreso na dapat, hindi man nila sasagutin yung hamon ng Pangulo, pero magpapaliwanag sila kung bakit itinigil yung hearing. Kasi ayaw ng Pangulo yung biglang itinigil yung hearing kasi hindi nga malalaman yung nangyari doon sa loan. Ay ngayon, hindi naman ginawa ni Speaker ng ilang oras. Ngayon, ikaw ang tumayo, di ba nakatulong pa sa kanila? Pero ang ginawa, pinigilan ka pa nila, talos kung ano-ano pa. At saka isang matindi rito, Congressman Defensor, ano po, ayaw ko namang sirain ang umaga mo. Pero yung akusasyon kasi ng chairman, medyo kakaiba nung unong hearing, di ba? Sinabi niya, ang committing ito ay hindi papayag, nagamitin ng personal, media mileage, political propaganda. Alam mo, ako hindi ako congressman, pero nasaktan ako doon ha. Dahil ang tingin ko, abayan, tika muna, itong investigasyon, naghahanap ng katotohanan. Wala namang political, huwag idugtong yung politika. Eh, pero mabuti nga, pinalampas mo yung isyong yun. Pero anong tingin mo doon sa nangyari yun? Kasi parang masakit yun sa mga member ng House na yung chairman ay mag-aakusa ng ganun. At pagkatapos magbibigay ng ruling na i-stop ko na dahil ganito. Aba, eh, di ba parang
committee di absolto ang dati. Kong. Ako rin doon sa binanggit mo kasama Mike, no? Tama yun eh, natural yan eh. Bilang kongresista, meron kami mga hearing. Yes. At matapos ang hearing, katulad nitong programa natin, no? Kasamang Mike, humingi ka ng paliwanag. Correct. No? Ipakita ano ba yung nangyari at ipaliwanag yung mga bagay na to. At hindi ko tinatanggal maging sa mga miyembro ng komite na magsalita sila. Kung sila ay, let's say, sabihin nila, wala akong nakitang ebidensya o may nakita akong ebidensya, lahat naman yan eh, Senado, Kongreso, kaparte yan. Kasi diba, dito sa atin sa plenaryo, sa Kongreso, sa Senado, dyan binubuo yung mga opinion, dyan binubuo yung polisiya. Kuminsan, kahit na hindi namin sakop, pagka kami nagsalita, medyo na i-influensya natin ang eksekutibo kung anong ba ang mga kabangin ang dapat natin gawin. Ngayon, pagdating doon sa pangalawang binanggit mo, doon din ako nagulat kasi biglang, ay hindi, wala akong nakikita. Bilang chairman, wala akong nakita ang determinasyon. Oh, therefore, suspended na, wala na. Pero isang tabi na natin yan. Nagsabi na siya na itutuloy na natin. Nagpaliwanag naman siya sa akin kapon. Pero nung hearing, kung napansin mo, na nagsasalita ako, sinabi pa nga niya eh. Kasi wala kang sinasabing condonation o write-off. Sa tuwa siyang dali lang. Ang sinabi ko, kasi di ba yung condonation, yung kabuang utang, well at least no, sa aking pananaw, yung kabuang utang, pinabali, wala. Pero sabi ko nga, yung 9 billion, naging 3 billion, yung 6 na billion doon, tatanggalin mo sa libro mo yun eh. Yung technically ang write-off. Pero, di ba dapat, wag lang siya, buong komite. Yes. Ibuo namin yung aming desisyon at aming paninindigan. At ngayon naman, nangyari na yan, at tama ka kasamang Mike, eh, sa palagay ko, ito'y mas makakabuti sa komite at maging sa kongreso. Oh. At saka kaya nag-viral yan kasi nga mali yung kanyang as chairman ng komite, sinabi niyang ganun-ganun yung mga kasamahan niya. Paul yun kasi parang alang respeto sa member. Ikaw ang chairman ng komite, bakit ginaganon yung mga member? Pangalawa, yung sinabi niyang sumusunod siya sa mga programa ng Pangulong Duterte, binanggit pa ang Pangulo, tapos si Speaker. Baka silang dalawa lang ni Speaker may programang ganun. Kasi ang Pangulo, from day one, ibang programa. Papanagutin ang ABS-CBN. Pagkatapos sasabihin mo, ititigil natin itong investigasyon dahil sumusunod tayo sa gusto ng Pangulo. Eh, di ba ang layo ng Kongreso at Malacanang, hindi pwedeng ganun. So, doon nag-viral. Yun ang dahilan. At ang mga Pilipino kasi naman, Congressman Mike Defensor, hindi naman po kayang bulahin natin ang mga tao. Nakikinig sila at alam nila yung trabaho at nangyayari. Kaya alam nilang mali yung ginawa ng chairman. Kaya ayun nga, nag-viral yung isong ito, Kong. Siguro kasama Mike, ang hindi nalalaman na maraming natin mga kababayan, na matagal ka sa Kongreso. At alam mo yung committee hearings, alam mo yung debate sa plenaryo, alam mo yung mga motion, alam mo yung parliamentary rules. Yes. Ako po eh, sa ating mga kababayan na nanonood, marami po talagang mga nag-interview, maraming nagre-report. Pero si kasamang Mike Abbey po kasi, talagang matagal na ho eh. Kumbaga yan, veterano sa Kongreso. Kaya medyo alam mo naman talaga correct kung ano yung naging proseso. Ngayon, number thank you, two. Thank you. Oo, kasamang Mike, di ba yung binanggit mo nga, nagulat na din nga ako nung nagsalta ang Pangulo dahil ang buong akala ko, nung binabanggit na yon pinahinto na talaga lahat. Wala nang gagawing investigation, wala nang gagawing pagtuloy. Mm-hmm. Kaya nagulat ako nung kahapon na nung gabi pala, nagsalita ang Pangulo. Monday ng gabi. Oo, magkakaproblema tayo dyan. Doon, medyo naglinaw sa akin na ito, galaw lamang ng mababang kapulungan, yes, ng leadership ng Kongreso, at walang kinalaman ng Pangulong Duterte. Okay, ngayon, next week, mag-hearing na kayo at nabanggit mo kahapon na meron ka mga ebidensya, dokumento magpapatunay na merong something, may mga pagkakamali. So ito ay maaaring madiscuss na. Sana pagbigyan ko ulit ng pagkakataon ng chairman at ng mga member na mailabas mo ito at nang malabas, lumabas ang katotohanan. Kasi alam mo, Congressman, pasintabi na doon sa mga nanonood, nakikinig, habang ganito ang nangyayari, lalong kawawa ang ABS-CBN dito at mga Lopez kasi hindi lumalabas ang totoo. Hindi nagkakaroon ng pagkakataon sa isong ito, yung kanilang side, ay madinig kasi nga hinaharang ng komite o ng mga ng ibang congressman. Ngayon, dapat nga magpasalamat pa sa iyo dahil magkakaroon ng pagkakataon na idepensa nila ang kanilang sarili at ang kanilang pinasok na negosyong ito at loan na ito. Di ba, Kong? Yes. And kasama, Mike, gusto ko na paliwanag sa iyo yung dokumento. Mm. Noong nagkaroon tayo ng hearing sa ABS-CBN franchise, legislative franchise hearing yun at saka good government. Yes. Kasi nag-file ng resolusyon si Congressman Ginty Bautista, Congressman Eric Yap, kasama na si Congressman, ang aming Deputy Speaker, Pulong Duterte, at that time. So kasama yung investigation at saka yung renewal ng legislative franchise. Doon pa lang sa hearing na yun, nagsalita na kami na magkaroon na tayo ng subpoena ng dokumento ng Development Bank of the Philippines.
Inulit namin yan itong nakaraan na hearing at makikita nyo yan sa mga video ng mga hearings namin. Ngayon, nagtawag na ng meeting bago pa man doon sa 19 na hearing na gagawin namin si Chairman Mike Aglipay para isabpina na ang lahat ng dokumento. Ito yung tamang hakbang at dapat ginawa na namin ng umpisa. Pero okay na rin. Natutuwa ako, nandiyan na yung hakbangin na yan. Meron akong dokumento, kapit ko yan. Pero siyempre, titingnan ko rin yung galaw ng komite. Baka naman ang maging posisyon na naman dito eh, kami ang judge, ikaw ang prosecution, ipatunayan mo. Eh, hindi naman dapat ganun ng komite. Correct. Tulong-tulong kami, magkakasama kami. Pero sige. Presiding officer, ipipreside lang ng meeting ang chairman. Yes. Pero ang ganun mangyari, may ako akong dokumento. Pero titingnan ko rin kung mismong ang komite kikilos para makuha ang mga dokumentong to. Mm. Isa sa ayaw ko naman kayong pagawayan, Congressman, dahil alam ko nagkasama rin kayo na matagal sa Aquino Arroyo administration kahit nung araw pa. Itong si Lito Atienza, di ba? Eh kahapon, nung pagtayo sa floor, sa nung isang kahapon niya, iba na naman yung sinasabi niya. Meron, ito ro, meron daw mga personal na agenda, meron mga personal na dahilan kung bakit ayaw mong tigilan. Ito yung mga ganon. Ano bang meron, bakit nagkaganon kayo? Di ba, sabi ko nga, pareho ngayon kung cabinet secretary ng panahon ni Gloria. Ikaw ay naging DNR secretary, katulad niya. Ikaw ay PMS secretary, kung saan saan ka nang galing na posisyon ng mga panahon ngayon. Magkasama pa kayo sa Liberal Party nung araw, nung mag-away yung Drilon at saka yung grupo ni ninyo, di ba? So ano nangyari, bakit nagkaganon si Lito Atienza? Well, una sa lahat, ang binabanggit niya kasi, parang sinasabi ni Deputy Speaker Atienza, sabi niya, bakit mo ginagawang collective privilege? Ba't mo kami sinasama? Dapat personal lang. Dahil ikaw lang ang may issue dyan. Ang una salita niya, sabi niya, well, i-rewind ko lang konti. Sabi niya, kung ano yung stand ng komite, dapat tulungan natin, tindigan natin. Ang hindi niya alam, si Mike Aglipay nagsalita na, itutuloy ko na yung hearing. Diba? Pangalawa, sabi niya nga, hindi daw collective, no? Collective ang dapat ako lang daw. Sabi ko, kaya ako nagsabi ng personal and collective privilege dahil ang sinabi na nga ng Pangulo, Kongreso. Ang sabi ng Kongreso, ng Pangulo, itong nangyayari sa Kongreso, ano bang ginawa ninyo nung dumating sa Lopez, sabi niya, na investigasyon ng mga bank loans, hininto ninyo, ang dami yung investigation, tuloy-tuloy. Pero nung Lopez na huminto kayo, magkakaproblema tayo dyan, ganyan ang salita ng Pangulo. Yes, yes. Ngayon, yes. Ako naman, kay Deputy Speaker Atienza, kapot nga eh, gusto ko nga magkaroon talaga ng debate. Pag-usapan yung mga issues, magmula doon sa rules at kung ano pa man yung dapat pag-usapan namin. Pero nagulat din ako ha, kasi yung mga kasama ko, parang hininto siya. Yung mga kasama niya, ang mismo huminto sa kanya at hindi siya pinagsalita. Ako, alam mo, tama yung binanggit mo kasamang Mike, no? Yes. Paring yung iba pananaw na medyo hindi maganda magsalita si Deputy Speaker Atienza, medyo kuminsan siguro nang iinsulto. Pero para sa akin, pwede kami magdebate, no? Okay. Siguro wala akong struktura. Oo, mag-issue lang kami ng debate. Pero yung nagulat din ako, kasi siyempre sa status ng tao, no, naging mayor na yun ng Manila, yes, naging department secretary, tapos ngayon deputy speaker namin, para bang hindi nila pinagsasalita din kahapon. Inawat nila yun eh. Although nagsasalita na siya, no, inawat din nila yun. Pero what I'm saying is, kahapon nga eh, sabi ko nga kay Deputy Speaker Chancel, lumapit pa ako sa kanya, sabi ko, sige, manulito, pagdibatihan natin yung mga issues. Tapos wala na, hindi na siya pinagsalita. So, sa isang banda, naintindihan ko rin yung mga pananaw ng tao kuminsan, siguro mainit din ang ulo nito ni Deputy Speaker Atienza. Pero sa isang banda naman, ako ha, personal, pwede kong patawarin yun, pwede kong santabi yun, hindi ko yung binibigyan ng halaga. Pero doon naman sa isang banda, para naman yung tao naman eh, magsasalita at pigilan nila doon sa naging status na ng taong to, hindi ko rin medyo nagustuhan. Ako rin, sabi ko, kaya nga, actually ako na yung sasagot, kaya siguro pinipigilan, nakita ko yun eh. Kaya sa pinipigilan ng kapwa niya, congressman, kapartido niya, o kakampi niya ron, kasi nga iba na yung dating niya eh, papunta na ng personal na bagay eh. So kinuntur nila yun, kasi alam nilang lalaki pa. Ganun pa man, maramalaman naman ng mga Lopezes at ng mga taga-ABS-CBN, kailan sila ulit magkakaroon ng pagkakataon na humarap sa komite? Para naman kanilang ipagtanggol yung kailang sarili, ipaliwanag yung side nila tungkol dito sa bilyong-bilyong loan na ito. Kasi importante rin nating marinig sila. Di ba, Kong? Yes. Ang sinabi ni Chairman Aglipay nung siya lumapit sa akin, sabi niya, magkakaroon tayo ng hearing. Ito, tinitingnan ko ngayon, on the 19th, kung di ako nagkakamali. Sa 19 kami magkakaroon ng hearing. At ang sinabi pa nga niya sa akin, gagawin na natin magmula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. O, kasi wala session yan, o. Kasi dati, di ba, natatapos kami ng alas 12. Ngayon, sabi niya, tuloy na natin, dire-diretso.
Talagang masasabi ko, no, napakaganda nung yung salita ng ating Pangulo. Malaking bagay talaga. Bali, ano yan? Thursday yata yan kasi wala kang session pagka Thursday. Kaya pwedeng umaga hanggang hapon. Tama ba? Yes. Meron kami sa 11 para na nga ata magtatawag na dito sa documents. Okay. No, para magkaroon na sa pinan documents. On February 9, ade, on the 19th ata, kung di ako nagkakamali, or 17th, magkakaroon na kami ng hearing. Oh. Maalalaman naman namin yan na kasamang Mike at papaalam namin sa inyo. Okay. Si, ano, si Gabby Lopez ba ay kailangan pa ang personality sa investigasyon kung aabot doon? Yung chairman, ngayon, yung Gabby Lopez dati? Yes. Meron sila ngayon kasamang Mike na representative, no, okay, from the Lopez Companies. Hindi pa si Mr. Gabby Lopez, pero hindi ko alam kung makakasagot, hindi ko alam kung papatawag ng komite o kung siya talaga makakasagot sa maraming katanungan na pinansyal. Pero kung minsan, di ba, ginagawa dyan, pinapapunta siya doon, and kung sino man, yung head ng Lopez Group of Companies, at doon din nakaupo yung kanilang head ng finance para makasagot sa mga tanong pampinansyal dahil bangko tong pinag-uusapan natin. Okay. Anyway, Kong, basta ituloy mo lang yan dahil yung taong bayan na dito at sa abroad ay nakamonitor sa iyo, binabantayan ka, kayo ni na Congressman Marcoleta dyan, ano? At hindi sila humihiwalay. Actually, gustong-gusto nila. Kaya nga, kahit alam namin napaka-busy mo, kaya salamat sa pagtanggap mo ng aming tawag kasi sila rin ang may request nilang gusto kayong marinig. Kaya ho, amin kayong nakakausap. So, salamat sa pagkakataong ito at aming sinusubaybayan. Ako mismo, sinusubaybayan ko everyday ang mga nangyayari dyan. Kaya nga, nalalaman natin kung sino yung mga nagsasalita at kung ano yung mga sinasabi na minsan na may mga personal or walang nawawala yung respeto sa isa't isa. Sana huwag ganon. Importante iso lang. At yung iso, di baling magbubuga kayo sa iso, huwag lang sa personal. Kasi talagang kailangan lumabas ang totoo dito sa controversial na ito, Kong. Yes, well, kasama Mike, ako ang dapat magpasalamat sa iyo dahil sa iyong programa, sa iyong mga pananalita, talaga nabuksan yung maraming issues tungkol dito. At umabot sa ating Pangulo, nagsalta na rin siya ukol dito, nagpapasalamat ako dito sa nangyari. Dahil nga sa huli naman, kasama Mike, hindi naman tayo personal na interest eh. Yes. Wala naman tayo kinabang sa DBP loan eh. Ang importante dito, itong DBP, pera ng bayan to, sinabi na ng Pangulo, ang pondo para gamitin sa vaccination, mangungutang tayo sa DBP, gagamitin yan para sa mga tao, sa pagbabakuna yes. para sa kanila. At yan dapat protektahan natin. Hindi dapat maloko ang pondong yan. Marami ho tayong banko na pag-aari ng gobyerno, ang Land Bank, ang GSIS po nagpapautang, ang SSS nagpapautang, ang Pag-ibig nagpapautang. Ito po yung mga ahensya ng gobyerno, pondo po ng tao yan. Correct. At yan po yung kailangan nating pangalagaan. Kailangan nating tulungan dahil sa huli, ang pakinabang po ay para sa atin. At kung ano man ang maidulot ng DBP sa pag-ulad ng ating bayan, dyan din po nanggagaling sa kanyang pondo.